Ayan, 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 ayan. Siyempre, andun na naman kami ni Buwapong Gasgas upang mag-comment doon sa mga nabasa namin sa Facebook kanina about sa upcoming tax. About sa upcoming tax. Ang daming paliwanag. Start na agad. Daming paliwanag kanina pa eh. Pero wait, sa lahat po ng manonood, ito po ay aming opinion lamang. Kasi kayo po ay nag-post sa Facebook. At kung nabanggit man ang inyong post sa Facebook, wag po kayo magwawala dyan. Kasi ito po ay aming opinion lamang. Kasi nag-post kayo, syempre, magko-comment kami. No, magko-comment kami, kaya wag ka magwawala dyan. Kapag hindi mo nagustuhan yung comment namin. No? Kaya, peace tayo. Ayun, start na tayo. Ito ang una naming nabasa kanina. Ito ang una naming nabasa kanina. Hindi pa nga nasahod. May tax na raw agad. May tax na agad. Ikaw nga, hindi pa sumasahod, hindi pa kumikita yung channel mo. May demand ka na agad. Dapat bago ka nag-start ang channel mo, dapat open ka na sa mga ganyang guideline. Ikaw nga, subukan mo nga mag-open ng isang negosyo. Tapos may mga trabador ka na wala kang hinihinging ni kahit ano. Ewan ko lang kung may kitain pa yung company mo. Subukan mo. May gigilagay ako, unang-una pa lang. Eto pa yung isa pa namin nabasa sa Facebook kanina. Ito sabi niya, ay grabe, ang laki naman ng tax. Grabe, ang laki naman ng tax. Kung makapagreklamo ka na, ang laki naman ng tax. Akala mo may ambag. Sa akin lang to. Pasalamat nga tayo kasi yun lang ang hinihingi sa atin. Samantala nakapag-create ka nga ng channel mo na walang bayad. Oo, nakapag-create ka ng channel mo na walang bayad. Hindi ka nga inobliga ng YouTube na gumastos ng pera para makagawa ka ng channel mo, para makapag-create ka ng channel mo. Gumawa ka lang naman ng Gmail, di ba? Ewan ko sa'yo. Eto ang maganda. Eto ang sisihin nyo kung bakit ko nagawa tong video na to. Itong reaction video na to. Ito ang sisihin nyo, hanapin nyo kung sino. Hindi mo daw makukuha ang sahod mo sa YT kapag wala kang tax info. Hindi mo makukuha. Kasi ayon sa pagkabasa ko kanina, pagkaintindi ko. Marunong ka magbasa? At nakaintindi ka rin pala. Pero ayon sa research ko kanina at sa pagkaitindi ko dun sa email kanina, pag umabot ng May 31, 2021, na hindi mo pa na-submit yung hinihingi nila, i-deduct ka nila ng total of 24% sa total revenue mo, at wala dong nakalagay na hindi ibibigay yung sahod mo. Magbasa ka ulit. Basahin mo ng maayos. Basahin mo ng mga 10 times. Ito ang last. Mukhang maganda naman yung decision niya para sa akin. Maganda. Kasi ito ang sabi niya. Ayaw na daw niya mag-YouTube. Ayaw na daw niya sa YouTube.
Magandang desisyon yan. Magandang desisyon yan. Ano? Oo, tama yung ginawa mo. Oo, tama yung ginawa mo na yan. Pero bago ka tumigil sa YouTube, eh baka naman pwede na amin na lang yung account mo. Amin na lang yung account mo. Monetize na ba yan? Monetize na. Eh baka naman hindi pa monetize yan, ha? Amin na lang. Amin na lang. Umayaw ka na, amin na lang yan. Basta monetize na yan. Monetize yan. Ayan, kalmahan lang po natin. Kalma lang po tayo kasi baga po tayo ay mahiblad kapag sineryoso yung mga ganyang bagay. Kalmahan lang po natin. Magpasalamat na lang po tayo kasi yan lang po ang hinihingi sa atin. Kaya kalma lang. Kasi kung kayo po ay magareklamo din lang, ay wala din naman po kayong magagawa. Kundi tanggapin ang katotohanan. Oo. Diba? O, dapat think positive lang din po tayo. At syempre, ugaliin po natin na maging masaya sa lahat ng ginagawa natin. Kasi kapag masaya ka sa isang bagay, sa lahat ng ginagawa mo, mag-i-enjoy ka, hindi mo isipin yung struggle sa buhay mo, hindi mo mararamdaman. Kaya, ugaliin po natin na maging masaya sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin. Kaya, more contents pa, more uploads, patuloy lang ang laban, kaya walang ayaw. Tuloy lang tayo, laban lang tayo. I love you!